Basically, ang mga barko na umiikot sa buong mundo ay para lang mga higanteng Lala Move Delivery. May mga kliyente na nagbubuk sa amin para mag-pick up ng cargo at dadalhin namin to kung saan nila gusto. Pero bago mangyari yon, meron silang kondisyon. Una, kailangan malinis ang lalagyan ng cargo. Dapat walang kalawang. At ikalawa, dapat hindi to kayang pasukin ng tubig. Clear yan, no? Wala? Walang tagas doon? Sa gitna, sir. Meron. Tapos may corner niya. Meron dyan. Dahil ito ang isa sa mga pangunahing insidente na nangyayari sa mga barko. Milyon ang pinag-uusapan kapag nabasa ang cargo. Aabot kayo sa korte at arigluhan. Kaya bago kami makakuha ng kliyente, kailangan namin patunayan na suwabe ang barko namin. Pero paano nyo to gagawin kung napaka-iksi lang ng oras nyo? Magicin na lang natin, brad. Wala namang nakatingin. O kaya, ganito ang panahon. Receive namin yung weather forecast. At eto na. Medyo masama na yung panahon. Mamayang gabi. The more na matingkad yung kulay, ganong kasama yung panahon. So ngayon, nandito yung barko namin. Mamayang gabi, eto na ang itsura niyan. So ngayon, hindi pa naman ganong kasama, pero expected namin mamayang gabi, hindi na kaaya-aya yung mangyayari. Kailangan ng talian yung mga gamit namin. Sa mga oras na to, na-inform na namin ang lahat ng tao na maghanda sa paparating na bagyo. Dumating ang gabi at dahan-dahan niya nag-iba ang galaw ng barko. Basta ang shooting natin mga sir! Oba na tayo. Medyo magulong. Diretso tayo tulog. Hopefully makisama yung panahon niya yung gabi. Makatulog pa yun ng maayos. Oh, damn. Home sweet home. Alas 4 ng umaga ngayon. At sobrang gulong ng barko. Good morning, sir. Nakatulog ba kayo, sir? Si mga dilata ko siya nag-ahambula. Ang sabon ng mga papel. Sa puntong to, nagsishift muna ang mga priorities mula sa paglilinis ng bodega papunta sa safety ng mga tao. Alas 5 na ngayon dito ng madaling araw. As expected, masama yung panahon namin. Magamit namin, kalat-kalat na. Kasama ko si Batao. Force 8 yung hangin ngayon. Kailangan bantayan ng maigi ang makina at mano-mano muna ang pagtitimon. Wala na masyadong visibility ngayon. Nasa loob kami ng low pressure. Pero palabas na rin. Hopefully bukas o kaya sa Biyernes. Wala na to. So hindi namin matira yung bodega ngayon. Maswerte kami at nasa dulo lang kami ng bagyo. Ibang araw lang at binigyan kami ng konting liwanag. Medyo kumalma-kalma na yung panahon pero malalaki pa rin yung mga alon. Mamaya-maya try natin na maglinis ng bodega. Tuloy na natin yung hindi na natin natapos. Ilang araw din ang nawala sa amin. Kaya pag binigyan ka ng ganitong pagkakataon, kailangan mong hatawin. Nakadepende ang klase ng linis na gagawin nyo sa susunod na kargada. Sa ngayon, hindi pa namin alam to kaya mahirap magbakasakali. Kaya dito pa lang, kailangan na natin siguraduhin. Alas 10 na. Oras na para magkape. At doon na nagtatapos ang kape namin. Babalik na kami ngayon sa cargo hold number 5. Stress din ang hapon. Sa oras na to, akit na ako para mag-duty sa itaas. Pagkatapos ng trabaho sa bodega, makakita mo na ako dito sa bridge. Sinatapos ko yung mga paperwork na kailangan gawin. Since ako ng shipmate dito, ako rin gumagawa ng mga overtime nila. As of today, nandito kami sa South Atlantic Ocean. So dito kami nanggaling sa Durban. Tatawid kami papuntang Brazil. As of November 27, nandito pa lang kami halfway. Today is another day. Mas 8 ng umaga. Dito na ulit ako ngayon sa cargo hold. Tuloy ang katukan. Ah.
So nagbe-building ngayon si Nagan. Pupuntahan natin. Na yung napinturahan namin. Hopefully matapos namin ito ngayong araw. Alas 3 na ng hapon, nariandaman na kami. Maganda-ganda yung panahon ngayon. Kinakapagtrabaho kami dire-diretso. Natapos din ang paglilinis makalipas ang 10 araw. Nakakapagod, pero tamang-tama lang din to dahil dumating na ang bagong kliyente. So, wala pa akong tulog. Dumating kasi yung prospect namin kagabi, so kailangan i-rush, kailangan kumputin. So ang biyahe namin, possibly Argentina papuntang US, Mexico. So alas 5 ngayon ng umaga, pasikat pa lang yung araw. So pasok muna tayo sa loob, medyo malakas na yung gulong. Tatlong araw na lang darating na kami, pero meron pa kaming isang bagay na dapat siguraduhin. Dito na kami sa bandang gitna ng dalawang hot cover. Hostess ang tawag sa pagtitesting sa mga takip ng bodega kung kaya ba itong pasukin ng tubig. Clear yan, no? Wala? Walang tagas doon? Sa signal, sir, meron patak-patak lang. Tapos sa may corner niya, meron dyan. Matapos ang test, nagulat kami sa dami ng goma na kailangan palitan. Grabe, parang ulan doon sa baba yung sa gitna ba? Napapaisip na ako kung kaya pa ba namin habulin to. Abang dito sa karatras, simula dyan, tadun, parang ulan niya. Sobrang delikado, pero kailangan subukan. Sinapit ko na doon, puntaan mo na lang doon. Diyan ka lang. Una, kailangan tanggalan ng kalawang ang bakal. Tapos, patutuyuin para mapinturahan. Saka iaakyat ang bagong goma na may bigat na 40 kilos. Ando pa ba si Lance? Yes! Lance! Ah! Itali mo yung gitna ng rubber. Gina? O, dun lang. Ilaon. Ibang klase ang kaba habang ginagawa namin to. Sa awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari. Pero kinailangan pa rin talaga namin ng dalawang araw kahit inaabot na kami ng gabi. Tang, timingan mo na lang muna yung alon, ha? Roger, sir. Lagyan ko lang muna ng coacher. Slack. Gira, dahan-dahan! Para. Pilot on the ladder. Welcome on board, Mr. Pilot. My colleague will escort you. Wala pa kaming maayos na tulog at madaling araw na rin na makarating kami dito. Sir, pwede ba kami makahingi ng ilaw sa kara-atras dito sa proa? Yun! Captain sir, chief mate, mag-start na kami mag-lower sir ng starboard anchor. Dahil masigip at medyo komplikado dito sa ilog, kinailangan pa namin gumamit ng angkla para makadikit. Open break! Starboard anchor, drop now sir, one on deck. Deck slow sir. Konti lang tro, konting-konti lang. Nasa house pipe lang yan. Stop engine! Alas 6 naman na makadikit kami sa puerto at nag-umpisa agad ang inspection. Kasama ang inspector si Mr. Flores. Ikot siya ngayon dito sa barko para tignan yung bawat sulok. Ito yung puntong lahat ng pinaghirapan nyo ay pwedeng mabaliwala sa kung ano lang ang sasabihin ng isang tao. Madami nang umaakyat sa mga oras na to kaya hinintay ko na lang ang resulta sa loob. It's 5 in the morning, nandito pa rin kami sa Argentina. One day after namin dumating. During the inspection kahapon, kailangan kong iwan sa tropa yung hostess dahil sobrang daming tao na dito sa office. Kailangan ko pang harapin yung ibang surveyor. After 30 minutes, sinawag na lang nila na tapos na. So pumasok yung inspector dito, tapos binigay niya to. Kakahabol sa resulta kung minsan umaabot pa tayo sa mga komplikadong solusyon na kung minsan napakasimple lang ang sagot. Basta binigay mo ang lahat na makakaya mo, resulta ang magsasalita para sa'yo.